oras na ito, Lord. At alam na, Lord, na narito ka sa kalagitnaan na ito, Panginoon, ng buhay na ito. Lord, patuloy ko po dinadulog sa iyo, Panginoon, sa mga mong kami mula sa umpisa, hanggang sa matapos ang buhay na ito, ano. Gabi ko siya tayo. Wala naman nga yung mga nagawa ko po kulang. Pagkakasala, sa isip sa ito, sa gawa, Panginoon. Pagkasa niyo po kami, Panginoon, ng iba na nabigo. Wala-ula ang magtalang-talang. Upang sa kalamig ito, dapat kami magpuri sa habang ito, Panginoon, gabi siya. Ang mga sa atas ko, din ang buhay ko sa Panginoon. Sa ito na nabigay protection ng mga pasulo, ang lugar na ito, na hindi makambala ng sinuman, nakaaway sa Panginoon, Jesus. In Jesus' name, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, and let us in Jesus. Hallelujah, Lord. Madot lang ang Panginoon, ang mga kabito, Lord. Patuloy mo sa abot na yung pagpapalat na may Panginoon na makalating sa dato ito para kay putihin sa bayan sa spiritual katotohanan. Lalo natin ang Lord ang aming pagpapalat na sa saraan at pasena, Panginoon, Lord. Patuloy mo siya abotin na yung pagpapalat na may Panginoon na makalating sa lugar na ito, Lord. Para kay putihin sa Panginoon. Yahweh, ikaw ang Diyos mo, ngayon ang Diyos mo, ang Diyos ngayon, Panginoon, Lord, ang posibyan ako sa iyo. Kaya nalang nalang pa siya ito, Panginoon, ang katagpagay ang gawain nito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, Yahweh, siya dahil aking binabatid na pagkulit pa sa salamat sa inyong ilang pangaral sa mahala na naman ng anak ng Espiritu Santo. Thank you, Lord. Negosyo ng aking kapatid. Alam niyo, sa totoo lang po talagang
umiikot na po talaga yung negosyo niya. Talagang lumalaki na po siya at saka nakakapagpatay mo na rin po siya ng sarili niyang bahay dun sa binili niya rin pong lote. At saka ganun din po yung inilig ko rin po yung dalawa po. Tatlo pa kasi yung prayer request eh, na hinihiling eh. Pero bagamat sa akin, natupad man, dyan lang sa bahay, pero hindi pa yung talaga natupad sa akin yung sabi ko, hihingi ako kay Lord ng isang restaurant na pagkainan. Pero bagamat doon na sa bahay, siguro sabi ni Lord, pagka natupad man yun, siyempre magiging busy ka lang, hindi mo na maaalala yung pagkwerpo, pag-alubo, siguro talagang doon lang talaga inano sa akin yung ano na yun, yung negosyo na yun sa bahay, kasi may oras ako eh, may panahon ako eh, para sa kanya eh. Kaya nga sabi ko nga, nagpapasalamat talaga ako sa Lord dahil hindi niya po ako pinababayaan sa kalusugan. Talagang laging healthy, laging naman malakas. Bagamat sunod-sunod sa amin yung nagkaroon ng trangkaso, pero talagang mukod tangin lang na ako talagang hindi nahawakan sa kanila. Kaya Lord, sabi ko, maraming salamat po sa mga pagsubok, mga biyaya, kalakasan, ganun po sa aming mga pamilya. Maraming salamat po at pinabalik ko sa iyo ang papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen at amen. Hindi nalilingin ko sa sayo. Si Sister Nelly po ay anak ng dating coordinator dito. Si Sister Verde at si Brother. Brother Albert, coordinator dito. Kaya meron na siyang taga-pray sa langit. Kaya sabi niya, alam daw yung gawin ingit ng kaaway, pero hindi siya pinababayan dahil ang pinaka-best doon, lingkod siya na yawin siya dahil. At saka hindi niya nagsasabihan ng maganda yung kaya umabalik sa kanya ang biyaya. Amen! Sino pa po ang pinagpala? Amen. Dr. mga brother, ako si Chair ko lang, bali, na-asama ko na wala sa inyo yung practice natin yung Tuesday. Sa totoo lang, bali yung Thursday, yung mga nawala sa inyo ko yung MPG. So sabi ko, Lord, ano na ito kasi yung time ngayon? Tuesday, nag-invite ako ni Sister Melinga, may Anuloma sa Gorgers, kasi inatina ako ni Nanay Soul. So, parang yun ang naging, pupumatin ako. So, hindi ako nakapag-invite. Ito wala sa isip ko, at on Thursday, meron din pala sa langay na practice din. So, sabi ko, paano, uy, ano ba talaga yung, ano ba, biglang yung galing ko nga lang. Although naman na, alam naman ni Lord na kung saan naman din ako pumunta doon. And then, nung pagtapos ng gawain ko sa Tuesday, bali, lumatwa ko sa San Juan sa Antigo. Punta ko sa hospital. And then, nakita ko kay ate ko, bali, yun nga sabi ko, ate, pinag-pray ko siya talaga na, kasi yung ante ko na yung talagang malagot pa niya sa isa. So, pinag-pray ko, sabi ko, ante, mabalik ako, sabi ko, pray na, tapos, laban na. Bali, ito po yung sobe niya ang ito. Then, yung mga anak niya, nag-COPR na ng ganit ang doon, na umuwi na kasi pangalawang patake na niya. So, sabi ko, hindi, mabalik ako sa, ngayon, ngayon, Carly, ako yung kami yung dalawa ng kati ng mga so, kanina ng umaga, na ano ko sa text ng pinsan ko na, ano na si Angie, wala na sa akin. Bali, pero, okay, sa akin, siguro yun na yung talagang mini-Lord na communication ni Lord. Sabi nga na 84, bonus na. Pero ano na sa'yo, ante ko kasi nagsitatingin yung mga anak niya na galing sa abroad. And then, ganyan na natutuwa din ako kasi yung anak ko, sa GC namin apat kami na sabi niya, man, dito ko sa orientation, nakita ba yung ayos ng anak ko? Natutuwa ako kasi soon to be flight attendant. Na-update ko na yun. Sabi niya, ma, 14 Cranbrook na lang. Sabi niya, pero kailangan pa natin ng financial. Sabi ko, wala imposible na provided. Yun yung parang pinataas ko kay Lord kasi sabi ko, ma, wala akong trabaho ngayon. Pero tignan mo, kahit pa paano meron ako pang pamasahe,
May dahil po na isang, may dahil po na naman na binigyan niya ako ng pagmasahe. Ayoko, ayoko na hindi sa anak ko kasi alam ko naman yung pangalan ko dahil siya talaga yung ano. Kasi sabi ko nga, mag-ano ako, mag-negosyo. Hindi ko ano, parang nag-busy ako. Pero dahil ko gustong ano, gawin para kumita. Sabi ko, mag-ugay-ugay ako, mag-take na nga ako ng ano din si Sir Nene. Pero ako naman ang Diyos, kahit hindi ako pinababayaan yun, doon meron akong pagpamasahe. Parang gusto ko din namin kumaan. Pero kahit lagi kumaan, sabi ako nag-update sa mga anak ko, nasa ang lugar ako, picture ako. Kumbaga sa yung sinamin, nandun yung ano namin kahit hira ka pag-usap, pagkita. Kasi uwi ako sa bahay, tulog sila, aalis ako, tulog pa rin sila. Kumbaga dati ako silang ano, busy. Kaya ang tinataas ko ng pasarap, sabi ko, Lord, tinatanong mo yung anak ko, yung pamilya ko, na alam mo naman kung ano yung design ng puso ko. Nag-enjoy ako ngayon sa pinagawa ko. Kung ito yung, ito na, yun na, nandito na ako kay Lord, na nandito ko ito doon na minsan, sabi ko, Lord, kailangan ko rin yung trabaho para matulungan ko rin ako. Pero ito, kung ano talaga yung ano niya, siya na po yung kumbaya sa amin. Siya ang bahala sa loob. Dahil nagpapagamit ka kay Lord, hindi ka naging busy sa trabaho, kundi naging busy ka sa headhats, kamalaang bed, practice, fire ng lanaya. Natsikahan ako. Okay yun! Kailan maging busy ka? Dahil God will provide. Ito siya pinatayang ng God. Sino pa po? Filipo. Sabihin natin siya, pero siya dyan. Sa mabiyayang mapagpala ako po sa inyong lahat. Yung hindi po nakakilala sa akin, ako po si Esther Melinda, yung kapatid sa Palampalpala. Kasi ito pang mabay po, para kayo sa Diyos. Wala kita po, di ba? Share po ko sa inyo. Ako po ay hindi po manakakadalo sa gawain ng Isha Gali. Ako po ay, kami po ay pinagpala ng Diyos, pinagpimalaan ng Diyos ang pamilya ko. Kasi, ako noon dati, nakikinig pa lang sa radyo. Narinig ko ang programa sa radyo, pero siyempre na doon po ang diserang puso ko na makadalo sa gawain na yan. Pero dahil may balik akong anak noon, nalang ko naman noon nalabas sa probinsya. Kapag gabi ang gawain, kamugay ng baka, hindi pwede. So, minsan, yung anak ko po na pangatlo, ating madaling araw, natakot po siya ng asma. Sobra, kasi sobra po nga niya. So, nagkataon na nalagyan ko ng mulaklak, walang trabayo, barang sa banko. So, wala. Nataon niya po nila ang mama ko ay nasa ano, parang nagdumalaw. Sabi niya, ba't hindi niyo yan ay pag-doktor dahil sa doktor? Sabi ko, ako ng kanyang pera, sabi ko nila yun. So, binigyan niya ako. Pero dahil na ano sa budget, sa center ko, tinayon niya ako. Alam niyo po, pagdating ko sa center, nakalagyan sa wala ko sa balita. Sabi ng doktor, nakatingin. Hindi ko lang po sa amin talaga, nakatingin po, ano, ngayon, unahin niyo ang pasunod. Sabi niyo. Maraming mga enter na rin, magtay na yun. So, dahil na kayo mga enter na rin, magagawa na sa patas sa amin, magagalit na natin yung report ko, report na nga ako. Kaya hinapatan na po, tapos din ako na nagtingin ng doktor. Ito ang kapil na yan, nalapit na rin kami. Tapos pag ano, nakita na ako po, hindi pa susunod yung kapil. Pinagalitan lang ng ano, mga elder doon. Kapag ganyan na niyang, pag ganyan niyang emergency, ang pasyento, unahin mo, hindi pa lang nagkaroon ng pasyento yung naramdaman ng anak ko. Kasi parang sa akin ko, okay na. Sabi niya sa akin, sabi sa akin ng doktor, Mrs., bakit kayo mo lang isalang makakamasa? Sabi ko doon, kanina lang magaling araw yan. Natapos. Tapos lang yung resita. Kaya nga lang makakamasa ka. Bibigyan ka ng resita o gamot sa bahay mo na doon. Titigyog mo na ang pagkakitin. Pero yung wala ko po bigyan ng pinatik na ng gamot doon sa system. Tapos may energy na yung nakakamasa. Tapos sabi niya ulit sa akin, Mrs., bakit
ngayon mo lang dinala yung anak mo. So doon ako nag-worry, sabi ko, ganun pa kalala yung... Sarugod ko lang, ganun pa kalala yung... kalagayan ng anak ko. Tapos di, ayun pa rin. Hanggang sa pangatlo siguro sabi na ng doktor, Mrs., bakit ngayon mo lang dinala yung anak mo? So nag-worry ako na, sabi ko, bakit ganun? Itinitingnan ko naman yung anak ko, okay na. Pero alam niyo po ang ginawa ko noon, tumalikod ako sa doktor, harap ako sa tingin ang sabi ko, Lord, kung paano mo pinagaling yung pipin, yung bingi, yung pila, yung bula, pagalingin mo rin po ang aking anak. At nanganako ako na dalilin ko siya sa gawain mo. Alam niyo po mga brothers and sisters, instantly yung pinagalingan niyo yung aking anak. Yung mga bisita na inano sa akin, binigay sa akin, hindi ko na po yung binibigay. Inakin ko na po na pagkagalingin ng Diyos yung akin anak. Totoo po na yung unang bumalak na binigay ng Diyos sa aming pamilya. At nang dahil pasirin ko po yung aking pangako sa Panginoon. Nadalarin ko siya sa gawain niya. Ang isip ko lang noon, nadalarin ko lang siya. Dahil yun ang pangako ko. Totoo pa rin ko lang. One time lang. Hindi ko po alam na nung ako pa'y nabalik na sa gawain, kung salita po ng Diyos na narating ko doon, ang binasa po, hindi ko matandaan kung saan, doon sa Biblia, ang sabi, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at nakapanginigdaman kung minangyari kay Kristo. Yan po ay tingin mo sa aking puso at isip. Sabi ko, paano ako makapakinig? Kung ako'y magkikinig, kailangan kong dumalo sa gawain ng Diyos. Doon lang po nagsimula yung aking paglaro sa gawain ni Shadda. At ang time din na yun, napag-atin ko yun, talagang dis-dabis po ako. Nagkumama po yung pagdala kong sa akong person. Ang sabi ko yung sarili ko. Kasi sabi ko yung aking pagdala sa God. Para yung naranasan kong kagalakan na nagkumama po sa aking puso ay maranasan din niya. Parang po mga kapatid, nagmanyari po. Siya po ay naging presidyonor ko. Hindi po pa siya nakakay sa gawain ng Diyos, bagos ay naging pamulupong buhay namin. Pero sister ako ay nakakarinig na rin salita ng Diyos. Maaari ko ay pagsubok lamang. Ako po ay nagpatuloy sa pagdala sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa dumaan ang mga taon, pabigat ng pabigat ang mga problema ng pagsubok. Hanggang sa sobrang kabigatan. Inilapat ko po ang problema. Binitawan ko po yung aking brothers, ma'am. Iniwanan ko. Tagapikol po ako. Pumunta po ako dito sa Antipolo, kasama ko po ang aking kong anak. Kaya ako po ay single parent. Sabi ko naman, isa naman ang mithingin ko. Ang mga anak ko, ang pamilya ko ay makasama sa gawain mo. Bakit ganito ang nangyari? Pero sige mo, Lord, dahil mo mangyari ito, tulungan mo ko sa pagpapalagi at pagpapaaral sa ating mga anak. Ako po ay namasukan ng kasambahan para po may taguhin o pangyalangan ng aking mga anak para sila ay mabuhay at the same time sila ay makapag-aral. Yan po ay lagi ko panalangin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko sa pagpapalagi at pagpapaaral sa aking mga anak. Habang ako nagtatrabaho dito, yung mga anak ko po ay nasa paglalagan ng aking namin sa probinsya. Una kong panalangin sa Panginoon, Lord, tulungan mo sa pagkapalagi at pagpaaral ng aking mga anak. Pangalawa, good health and wisdom of my children. Nagkaaral na sila noon. Natulong po ng Panginoon talaga. Binigay nila yun. Ang mga anak ko po ay simula elementary, sila po ay lagi namumunan sa klase. At gumaduit sila ng high school with honor. Kaya ako ay napupulat ka po sa labas sa iyo. At dinin niya ang ating palagi. Hindi niya ako pinabayahan hanggang sa pagkatapos ng high school ng ating panganay. Sinama ko na siya dito sa Antipolo. Nag-aral po siya ng welder. Pag natapos na ang ating mga anak, sunod-sunod po yun. Isa-isa po siya dinadala sa Antipolo. Kaya lahat po kami ilan dito na sa Antipolo.
ang lugar po ng Patubay ay Mapayapa po. Since 1986 na nandoon na po ako, Mapayapa po yan. May mga nagkapagpatay ka ng bahay na, malayo na kapagpatay ka ng bahay nung walang problema. Siyempre ako rin po ay namumupahan noon. Nung hindi na po ako namasukan, ako po ay namumupahan lamang. Dahil kasama ko na yung aking mga anak. Alam niyo naman po naman, hirap yung namumupahan. Parang pakiramdam po lagi sa liga na parang nasasakal. Kababayan pa lang ng upa. Nag-iisip ko na naman, naghahandang ka na naman ng sa susunod na upa. Ako po ay muling sa Panginoon na magkaroon namin sa sarili, lupa at bahay. At ibinigay din ang mahal ko ng aking anak sa tulong na kayo ng Panginoon, sa tulong po ng aking anak. Nanon ay nagtatrabaho na sa pag-uro. Nakabili po kami ng bahay na ng lote at pinatayuan ng bahay. 2012 po yun. Pagkatapos ng 2012, ay blind materials lang po ang bahay namin. 2 years lang po yun na rupok na inanay. So, 2014, nagkari yung anak ko na gawin ang bato yung aming bahay. Kaya yung Panginoon na naging maayos na ba yung bahay namin, naging bato. Kaya nga lang, pag 2014 naman, 2013, ako po ay nagmanan sa Panginoon na humili ako na magtukunan sa aking tindahan o sa restaurant. Ayaw po na, hindi na po na pasukan noon ng time na yun. At pinagkalubi sa amin ng Yahweh Shaddai yun, kung magagrantay yung aking prayer. Nakabili din po ako ng isang maliit na lote na may bahay na. Na dati po yung dati po inuupahan na tindahan. Pagkaroon po lang siya. Yun po ay pinagpili na sa akin ng may-ari. Sa makapit po, yung tinitindahan po ay akin. Sabi ko na po kanina, Mapayapa ang lugar ng Patubay. Pag sumalit po, pagdating ng 2016, may pumasok na hindi maganda ang alaw sa lugar namin. Yung mga nakatira doon, pinapabayaran ang mga lupa na aming natitirhan. Nang wala namang sapat na nakatibayan, sinasabi nila na bayaran na yung lupa na namin yung titirahin. Siya daw ang may authority na may tao. Nanapan po ng SPA ng may-ari, wala naman akong ipakita. Ang sa akin naman ay walang problema sa pagbabayad nila, wala man ang loading aking nabili, ay rights na. Pero sa akin ay gusto ko magkaroon ng insurance kung aking babayaran. Hindi niya po ito na-provide. Sa maliligsin na ako, nasabi niya, ayaw niya magbayad, sa kung tayo magkita. Sa madaling salita po, inuto niya yung banta niya. Kaya inyong pumilingkod ngayon ay mayroon pong kasong kriminal. Criminal case na itinasa sa akin. Dahil yung kasong construction mo building without permit. Ang aking bahay ko na, sabi pa yung tindahan ko, yun ang aking bahay talaga. May tindahan. Yung unang nagbili namin natayo ng aking anak, sa kanya naman yun. Ako ay nakipag-ugnayan sa engineering. Kung anong dapat namin gawin para maayos yung problema. Kaya pag-provide niya ako ng mga requirements, isa na doon yung title. Kapag ikaw ay mga ng permit ng building permit, ang hanapan niya talaga ay titulo ng lupa. Since hindi ko ma-provide yun, sabi ko ano ang dapat kong gawin. Kasi yung marabili kong bahay naman ay maliit lang naman. Sa kauna-una, hindi ako nagpatayo noon. Nabili ko yun ay natinari kay Mays Manman, Mr. Coran. Ang nangyari po, ang sabi ng engineer, yung bid ng engineer, sabi niya, kailangan mo wala yung struktura. So, either provide yung mga requirements ng engineer ko, i-demodis. Napakabigat po sa atin yun kasi ang mag-i-demodis ako, hindi naman sila. O sabi ko, hindi rin, sige, ako ay mga ano. Kung sakasakaling magigat man sa loob ko, kung sakasakaling magbabag isip ko na i-demolish ko ang property ko, ang bahay ko,
kailangan magkaroon tayo ng kasulatan na iuuhon ninyo yung platform sinampan ninyo sa akin. Nanakot naman po sila na gano'n ang gagawin, subalit hindi po nila ikutin pa. October 2, 2023, diniba ko po yung aking tindahan, mabigat man sa aking kalugan. Kung yun ay magiging solusyon para mawala yung aking kaso. Pero hindi po, kinupad ng engineering ang aking ano, ang aming usapan. Nawalan ako ng bahay, nawalan ako ng hanap buhay. So ayun, tapos may kaso po ako. Hanggang sana yun po, may kaso po ako. Na dapat sana ay, ang nangyari po noong May 15, ano po namin, hearing namin, first hearing namin na komplena. Ang tumayo lang po sa witness na ay yung komplena. Yung mga sinabi niya doon na bagay, ito gano'n, masabi lang niya, kaya mo kami buhay ng mga, ano yan, yung baga, kaya mo buhay yung patunayan, evidence siya. Ang sabi niya, oo naman. Bigyan siya ng 15 days para mag-submit ng mga ebidensya. Kapag hindi tayo makasubmit ng ebidensya, ano na, wala na yung tapos na ang kaso. O kung makapagsubmit ka man ng ebidensya, sasagutin niya na kapag na lang na kalaban. O kami ba? Sasagutin namin yun. At kapag dahil sa mayon, hindi naman sapat yung ebidensya na kung kailan, mawawala na yung kaso. Alam niyo po, hearing ko noong October 30 na dapat sana ako ikatayin na ako nang upo sa registrar. Pero napakabuti ng Diyos na dahil kahit hindi maganda nangyari. Pero talagang minsan sinusupot tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo sa sitwasyon na mahirap. Pero sa kanyang for good purpose naman po. Kasi noong October 28 po, ako ay nagpa-check up sa bala ko lang magpa-check up. Hindi ano lang ako na nakapag-check up sa klinika ng Tipulo. Subalit, nung ako binibili yun, yung dugo ko po ay 240 over 120. Pero wala po akong nararamdam yun. Sabi ng doktor sa akin, wala ka bang inararamdam yun? Sabi ko, wala po. Hindi na po ako pinauwi yun at inaaring nilalo ko pinag-dito. Na-admit po ako ng tourism tonight sa klinika ng Tipulo. Hindi po ako nakarating sa hearing ko. So yung abogado ko na lang ang pumarap doon, hindi nga nilang sabi niya, sabi ko yung ako, ano dapat namin gawin ito? Ang sabi niya, binigyan niya ng ano, na sa tingin mo, confinement sa hospital, at yun ang ibibigay doon. At nangyari naman po yun. At least to share po, ang nangyari po ay, yung solution sa korte, inipit po na ano, may umipit po doon kaya hindi naman nakakapating sa amin yung solution. Kaya nung nakaraan po, sinabi ng Diyos namin na mayroon lang niyang solution yan, July 4 pa pala. Naghihintay kami. Hindi inibili yung attorney ko, hindi rin sila nagpagala ng solat. Talaga po, napakaano ang sistema ng gugirap natin doon sa korte. Hindi po talaga maganda kanilang pamamalakan. Pero talagang napakabuti na Diyos. Salamat sa Diyos dahil sa kabila ng mga pagsubok na yan, hindi po nanatili po sa ating puso at isip ang pananalig at panampalataya sa Kanya. At ang pag-asag laging nakatatak sa aking puso at isipan na darating ang araw, masusulusyagan din ang problema namin ito. Ano man kahirap. Kaya kung minsan naamin ko na dumarating sa punto na para kung kandilang na uubos na. Subalit, sa biyaya ng Panginoon, sa kabila ng mga problema yan, ako po ay nakakatulog pa rin ng MB. At isa pa po ang pinapasalamat ko dahil yung pinay po ng aking lawyer na leave of court sa korte ay grinan po ng lawyer kahapon pa. Kaya wala na po yung aking wala na po akong kaso na harapin sa korte. Maraming pong salamat sa Panginoon. Yan, hindi niya po kayo panabayaan. God be the glory. God be the glory. Ang kahit ang sa pang sabihin niya, ang hindi ko masabihin sa
pinatutuko ni Sister ay Christ is the answer to all our problems. Amen. Sabihin lang po, kasi hindi na papatuto po yung biyaya ni Lord. Wow, birthday ko ng Sabado. Siksik hindi ko ba ako? Wait, pamasahin na lang. Gusto kong magsipan ng Sabado. Pero talagang pamasahin lang. Tapos, tuwing birthday ko talaga, naglalagay ako ng ano, sa misa para nag-open. Hindi pupunta ako. Nag-iisip ako maglakad, pero balikan lang. Sabi ni Lord, ang kapatid ko po, 60 kumaapaw. May naalaan ng 20 pesos, ilinigay ko sa edo noon sa pating sa Lisa. Alam niyo pa, paglabas ko, pinalakad ako ni Lord na hanggang dito. Pag yung napunta akong bahay, kahit napakadakbo talaga sa akin noon, binigyan ako ng, ayan, chinet, ng sandals, yung 20 pesos na ito. Binigyan ako ng birthday ko, sabi ko, binigyan ako ng pa-birthday, sabi ko, binigyan ako ng 200, di ba? 20 pesos, binigyan ako ng 200. Tapos, yung breakfast ko ng Biyernes na doon sa Alanay, ibig sabihin niya, tagumpay na naupirahan doon sa ama. At pangatlo, yung anak ko na pinatuto ko na mag-training, walang sapatos, walang pista. Ano yung mga pista ngayon? Dito, na-provide nila dito yung snack. Nakakuha kami yung snack, warak. Tinahin ko. Tapos, naghanap pa ulit ako. Talagang, kailangan din talaga tahi. Salamat sa Lord. Lunes, Martes, Mercury, Swedes. Ang sabi nyo sa Jerry, ay sa watermark, sa Jerry at saka ng watermark, hanggang Biyernes, Lord, paano yung kapat? Pwede po ba? Ang panalangin ko, habang siya nag-training, Lord, hindi siya papasok kasi ano yung potato price, hindi siya papasok, hindi matutok, hindi rin hilaw, okay, sa pagtipo.